Magandang umaga mga kapirastabaul. Ditong umaga, mayroon tayo ditong barya sa ating harapan. Tinanggal ko na sa baul, ito yung baul. Ito'y tinatawag na Lincoln Pini, kung pira ni Abraham Lincoln. Ito'y pira ng Amerika. So, mga kapira sa baul, salamat tayo sa Diyos na masalangit. Lagi tayong ginantayan sa lahat ng oras at sa kabinintyan tayo sa mga pangailang. Salamat Lord. Salamat din sa mga lahat na ating mga subscriber at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at hit the notification bell para updated kayo sa mga video na ating upload. Marami pa tayong barya na ating tatalakayin saka sa mga barya naman na ating mga pinipili. So, panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo para updated tayo sa lahat na mga video na aking yep. So, yun po mga kapira sa baol. Ang ating pong pira ngayon, mayroon tayong anim na barya dito sa ating harapan. Mayroon tayo dito yung pinaka-rare. Yung pinaka-rare na 1953. Saka mayroon din tayong 2007, 2008, at 2003, 2005, at saka 2001. So, anim po ito. Ang pinaka-rare dito, itong isa. So, tanggalin ko na sa inyong harapan at iiwan ko yung pinaka-rare na 1953. So, yun po yung mga pariya natin na galing naman sa United States of America. So, atin pong tatalakayin ito kasi mayroon ditong mga error coins na mataas ang halaga. So, ang unang barya natin, ito po, i-focus po natin. Yan po, 1953. Yung 1953 natin, yun po ay close AM. So, nung chinecheck ko siya, talagang close AM talaga siya yung pagkagawa ng 1953. Ang ano lang dito, rare ito kasi sumunod ito sa pira na 1943 na hindi lingid sa ating kalaman, napakataas ang presyo. Itong 1953 natin, ito'y tinatawag na wheat ears reverse, kung tinatawag na wet penny. Pag nakita nyo yung design na ganyan, yan, nakalagay sa taas 1 cent. Tapos may dalawa ditong parang ano ng palay. Yun ay tinatawag na wet penny. Yan po. So, yun po ang pera natin, 1953. Mayroon naman tayo ditong 2015. Yung 2015 natin. Ito po. Yan po, yung 2015 at saka 2005, 2004, 2001, 2007. So yung 1953 natin, yan po lang tinatawag na 1 cent Lincoln wheat ears reverse, kung tinatawag na wheat penny. Yung 2015 naman natin, tinatawag yan siya ng shield cent. Yan po, makita natin. Yan po, shield cent po siya. Pag yan ang nakalagay na shield, yun po ang tinatawag na 1 cent Lincoln penny shield cent. So mayroon naman ditong tinatawag na memorial cent. Yun po yung memorial cent na memorial ni Abraham Lincoln. Yan po. Yan ang tinatawag na memorial cent.
So tatlong klase ito, mayroon tayong shield shunt, memorial shunt, at saka wheat pinning. So hindi lingit sa ating kalaman itong wheat pinning 1943, itong sa akin 1953. Yung era na 1943, ayun sa record, napakataas talaga. Short story muna tayo ha, short lang naman to. About sa isang estudyante na nakatanggap sa 1943 old penny na naisukli sa kanya. So, naibigay ng tindera doon sa restaurant sa kanya. Nung napansin niya na kakaiba, tinago na lang niya ito. So, hanggang sa dumaan ng mga araw, mga taon, mayroong nag-anunsyo sa television at nakita niya na inoperan kung sino may hawak na 1943, nag-offer ng good vehicle o pinakamahal na car para sa ipapalit doon sa 1943. So hindi pinatos ito ng bata hanggang sa milyon na talaga, million dollar na ang halaga. So nung nakita niya na medyo mataas na talaga ang offer, pinatos niya ito. At ayun sa record, nagbago ang buhay ng bata. Yumaman siya, nakabili ng mga magarang bahay at saka mga sasakyan. So yumaman, indirect nga pagkasabi, yumaman ang bata. Ngayon naman, sa 2010, mayroon naman tayong latest. Doon sa New Jersey, may isa namang personnel doon na may hawak na 1943 sa New Jersey. Ang hawak niya is Error Quench 1943. Na-struck ito sa copper rather than zinc. So dapat ito naka-struck sa bronze and zinc. So doon sa copper na-struck. So nagkahalaga ito ng $1.7 million. Kung i-convert natin sa pira natin, aabot ito sa $99,875,000. So mahigit 100 million sa pera natin. So ipakita ko sa inyo ang record. Ito po yun, yung record na 1943. Ayun po sa record, one of the kind of 1943 U.S. penny accidentally struck in copper rather than zinc was sold by the New Jersey dealer 2010 for $1.7 million. So napakataas, $1 million, $1.7 million. So sa pira natin, $99,875,000. So kulang-kulang ito na 100 million sa pira natin kung makahawak tayo ng 1943. So malapit na ito, hawak ko. Lumagpas lang na 10, naging 1953. So sayang. Pero balang araw din ito. Balang araw din itong pini ito. Ang kagandahan itong pini na to, ano siya? Nasa good condition pa siya. So ano lang, safekeeping lang. Safekeeping lang natin. Balang araw ito ay tataas ang halaga. So ito, mataas ang timbang nito. Itong pera natin. Nagtimbang ito ng, yun yung, ano natin? Timbangan natin. Ang timbang niya is 3.8. Yung ibang pera naman, 19-2007. Ito, ibang timbang nila. Yan o, 2.50. 2.48. Sumagaan. Ito naman. Yan. 2.49. So, yung mga bago ngayon, mababa na yung timbang i-compare doon sa luma 1943. Halimbawa, ito, 2015. Yung 2015 natin, pag tinimbang natin, yan. 2.48 o 47 lang. So, kakaiba dito.
sa 1953. Yan. 3.9. Doon naman sa sizes niya, manipis ang ibang yung bago ngayon. Manipis. I-compare natin sa 1953. Nakita nyo. Ito yung 1953. Yan, makapal siya. At saka yung portrait, kapang-kapa mo. Napakakapal yung paggagawa. Kaya yung timbang niya umabot ng 3.9 o 3.11 ayon sa record. So yun po yung pira natin na Lincoln Penny. So dito sa timbangan natin, digit by yung timbangan natin. So yun ang yung 1953, yung mga sinauna, mabigat at makapal. Sa ngayon, nagbawas na ng timbang, magaan na siya. 2.50 na lang, 2.48. Yung dating 1953, 3.9, 3.11. So yun po yung mga kakaiba ng timbang natin. So sa error naman, mayroon tayong error. Yung error natin is 2015. Ito po, error po ito. Ang error nito, yung 2015 natin, makita po natin sa kanyang likod. Ito po'y dapat close M. Ayon sa record, dapat ito'y close M. Ito po, naging wide M. So, ito'y error ito. Error lettering. Kasi, na-distance yung EM niya. So, wide M ito instead na close M. So, yun po ang error ng ating 2015. Sa 2001 naman natin, na natin yung 2001 natin, yan po, nakita nyo yung 2001. Maganda ba rin? Yung 2001 natin, mayroon siyang error. Dito po natin makita sa kanyang, yan po. Yung error niya makita dito sa kanyang memorial. Ito po yung memorial sign. Yan po. Yung nasa taas po, extra metal din yan. Yan, yan. Saka ito, extra metal. Pagdating dito, mayroon din dito sa baba, extra metal. Yan po. So, mayroon siyang error na tinatawag na extra metal o nakulong. Top kulong at saka sa button part. So, yun po ang 2001 natin, mayroon siyang error. Sa Amerika kasi, pag mayroong mga error, ang ginawa ng mga iari ng mga pera, binagraded nila sa PCJS. Pag nagraded na ng PCJS yung pera, mayroon ng certificate. Ngayon, pag mayroon ng certificate ngayon, andun na kaagad sa auction yung mga bibili. Kukunin na nila agad yan. So, million ang abutin pag mayroon mga error. Mga kunting error lang. Mga extra metal, damage yung kulong, yun lang yung mga error na mangyayari dyan. Tapos, error distance tulad ng right E o close E. So, pag nagkaroon na ng certificate, ayun na, madali nang mabintas sa mga buyer. Ang buyer na mismo ang kukuha. So, yun po ang Lincoln Penny. Napakaganda po ang kukuleksyon na ito, yung Lincoln Penny. Yung White EM 2015, Shell Scent. Yun po, makita natin yung 2015. Shell Scent po yan. Yan po, pag nakita niyo. Si bago ito, 2015 po ito. Pero may bago pa, may 2011. May 2001 at saka 2007. So, yan po. Napakaganda pa ng barya natin. So, yun po ang error niya. Yung white head. So, maigi kong yung mga pira natin, talagang i-check natin kung talaga ba yan ay wide EM ba sa record. Tapos, pag wide EM sa record,
tapos yung nakuha mo is close aim, yun po, error na po siya. Ang tawag sa kanya, error distance lettering. So, wide aim, close aim error, tawag na. So, tulad ng 2015 na pinakita ko sa inyo, wide aim siya instead na close aim on the record. So, siya ay error. So, thanks all for our topic and update. Try sa Lincoln finishes natin. So, yun po. Nakakuha tayo ng idea. Kung mayroon kayo mga komento, mag-comments lang kayo. Kung natuwa naman kayo sa atin pong pagtatalakay, mag-comments lang kayo. Kung gusto naman ninyo na i-shoutout, ilagay lang nyo ang complete nyo pangalan, address, para ma-shoutout natin sa susunod natin na video. So yun po ang klase ng atin pong pira, shield scent, memorial scent, or wheat pini mula sa Lincoln scent pini. So makilala natin yan mula sa reverse. Titingnan natin yung reverse kung anong klase siya. Itong hawak natin na pini, malalaman natin sa pamagitan ng pagtingin natin sa kanyang portrait o picture. So yun po, ang 2010, nalaman natin na litis ito na nabinta ng 1.7 million sa pera natin ay umabot ng 99,875,000. So napakalaki. Pag mayroong ka, napakaswerte. Hindi ka na maghirap. So, biglang yaman. Kaagad tayo niya. So, rare Lincoln pini. Kailangan natin, pag mayroon tayo nito, safekeeping. Safekeeping. Tingnan nyo ang error. Tapos, safekeeping kayo kasi mamaya yun ay hinahanap na. Kahit walang error yan, yun pala, hinahanap na yan. Naka-televise na or naka-announce na na mahal ang kuha sa pira na hawak. So yun po, thank you for your watching and subscribe my channel and hit the bell button para update tayo sa mga video na aking i-upload. Okay, salamat sa inyo. Advance na Merry Christmas to all. Sana peaceful ang mundo natin. Walang gulo. No war, no COVID. Salamat, Panginoon. God bless you all. Bye-bye.